Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng Word of God. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3 to 4. Kung meron po kayo diyang Bible, buksan niyo po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3 to 4. Babasahin ko po ang sabi po dito. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. So, ang ating pag-aralan ngayon, ang pinamagatan ko pong turning our distress into rest. Yan po, turning our distress into rest. So pag sinabi po nating distress, ito po yung pagkabalisa, pag-aalala, pagkabahala, pangangamba, pagkabagabag, or mayroong danger o panganib. So yan po yung distress. Pag sinabi naman nating rest, ito yung pahinga, kapanatagan, kapayapaan, o calmness. So paano natin i-turn o baguhin ang ating sitwasyon from pagkabahala na magkaroon tayo ng kapanatagan? Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, na sigurado po sa buhay ng isang tao, darating po sa buhay natin ang distress or problema, na tayo po ay minsan mabahala. Ang tendency natin ay mag-worry. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang banal na salita, at tinuruan niya tayo kung paano natin i-turn o baguhin yung sitwasyon natin, na from distress into rest. Turning our distress into rest. So, this morning, mayroon lang po tayong isang point na pag-aralan kung paano natin i-turn ang ating distress. Paano natin baguhin ang ating sitwasyon from distress into rest. Ang point natin is, point number one, focus our eyes upon God. So, yan lang po ang gagawin natin. Let us focus our eyes upon God. So, paano natin i-focus ang eyes natin sa Panginoon? So, yun. Meron tayong tatlong sub-points kung paano natin ma-focus ang ating mata sa Panginoon. Mata ng pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, hindi po natin mararamdaman ang Panginoon, hindi po natin makikita ang Panginoon. Makikita lamang natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng eyes of faith. So, dito po sa binasa natin kanina sa 2 Chronicles, ang hari po dito ay si King Jehoshaphat. Siya po yung pang-apat na hari ng Judah. So, dito po, mayroon pong nagbalita sa kanya na mayroong great multitude. Pag sinabi pong great multitude, great. So, matindi na, napakarami na yung multitude, great pa. So, napakarami talaga ng kanilang kalaban, na nag-conglomerate na sila, nag-ipon-ipon para mag-invade doon sa Judah. At nung nakarating yung balita kay King Jehoshaphat, ang normal na reaction ng isang tao kapag may ganitong danger na nabalitaan, at ang concern dito ay ang kanyang kingdom, ang kanyang mga tao, nagkaroon po siya ng takot, nagkaroon po siya ng fear, nagkaroon siya ng distress. Pero makita natin dito sa verse 3, ang sabi dito, and Jehoshaphat feared, comma, pero immediately alam ni King Jehoshaphat ang kanyang ginawa. Agad-agad, hindi na po siya nagtagal para lumapit sa Diyos. Ang una niyang ginawa nung mayroon dumating na pagsubok sa kanilang kaharian, sa kanyang buhay, ang una po niyang ginawa, ang sabi po dito, is to ask help of the Lord. So napakaganda po na yung problema pa kararating pa lang, lapit na sa Diyos, or wala pang dumating, lapit na tayo sa ating Panginoon. So sabi niya dito, turning our distress into rest, let us focus our eyes upon God. Paano tayo makapag-focus sa Panginoon? Sa pamamagitan ng prayer. So, focus our eyes upon God, pray. Manalangin po tayo. Kailangan po natin
ng panalangin. So sa ating panalangin, sabi niya, he set himself, prepare niya ang kanyang sarili, and then he seek the Lord. Siya po ay nag-seek. Siya po ay gusto niya pong maramdaman ang presensya ng Diyos, ang power ng Diyos, ang favor ng Diyos. Kaya ang tao po na nagsisik sa Panginoon, ang kanyang priority ay ang Panginoon. So makita natin dito na lahat ng kanilang ginagawa, hininto muna nila to focus upon God. Napakaganda po na bibigyan natin ng panahon sa buhay natin na tayo po ay huminto at mag-focus sa Diyos. Ito po ang ginawa nila, huminto sila. Ang sabi dito, they seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Ibig po sabihin yan, kahit yung basic na needs nila, sinantabi muna nila yung pagkain para makapag-focus sila sa Diyos. Yung pag-prepare nila ng pagkain, yung time na yun, binigay nila sa Panginoon. So, lumapit sila sa Panginoon, all cities of Judah. Then ang sabi po sa verse 5, and Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. So ito po sila, nag-ipon-ipon sila doon sa temple. And then makita natin po yung humility na pinakita ni King Jehoshaphat. Ang isa po sa natutunan ko po at nakita ko dito sa Bible, isa pong panalangin na napaka makapangyarihan po na panalangin ay ang pananalangin na mayroong pagpapakumbaba sa Diyos. Napaka, hindi po yan mahihindihan ng Diyos. Yan po ay sasagutin ng Diyos kung ang isang tao ay lumapit sa Diyos ng mayroong pagpapakumbaba. Kung titignan natin kahit yung mga tao dyan sa Bible, mga hari na in-spend nila yung buhay nila in wickedness, pero nung bumalik sila sa Diyos, with humility, with humble heart, hindi po sila kayang tanggihan ng Diyos. Ganon din sa atin, sa bawat isa. Kung tayo po ay lumapit sa Diyos na mayroong pagpapakumbaba, ang Panginoon po, hindi niya po mahihindian ang tao na lalapit sa Kanya. Ang sabi nga ng Word of God, the Lord is rich in mercy. Ang Panginoong Diyos natin ay napakayaman niya sa awa at sa grasya. Sayang naman yung kayamanan ng Diyos kung hindi tayo lumapit sa Kanya. So, ang ginawa po ni King Jehoshaphat, nanalangin po siya at hindi lang siya, sinama pa niya ang kanyang kaharian. And then, sa verse 6, ang sabi po dito, in-acknowledge niya po ang sovereignty ng Panginoon, ang power ng Diyos. Makikita natin dito na kung isipin nyo, mayroong distress, mayroong pagsubok na dumating sa kanyang buhay, pero ang ginawa po niya, hindi po siya nag-focus sa kanyang problema, sa kanyang distress. Bagkus ang kanyang focus, walang iba kundi ang Panginoon at sinama pa niya ang kanyang kaharian. So makita natin dito, and then sa verse 7, ang sabi dyan, ni-review niya po yung goodness of God. So maganda rin po na from time to time ay atin pong i-review or balikan natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So napakaganda po na ma-realize natin na napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. So kung titignan natin kung gaano yung faithfulness ng Diyos sa atin, ma-realize natin na ang Diyos natin ay napakabuti. We must review the goodness of God. Doon mo ma-realize na anuman yung pagsubok na darating sa iyo, mayroon naman ng Diyos, napakabuti ng Diyos sa atin. He will never leave you nor forsake you, nor forsake us. And then sa verse 8 and 9, makita po natin dito na claim po niya yung promise ng Diyos. Sabi po dito, and they dwelt therein and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, if when evil cometh upon us as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy house, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction. Sabi dito, then thou wilt hear and help me. So, kung babalikan po natin during the dedication of the temple sa 2 Chronicles chapter 6, verse 20 and 28 to 30, makita po natin yung prayer ni King Solomon about yung papakinggan
ng Panginoon yung kanilang panalangin if they pray before the temple, nung dinedicate nila yung temple. Kaya po dito sa verse 9, claim po ni King Jehoshaphat yung promise ng Diyos na sila po ay iingatan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito po yung promise ng Diyos. Sabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, sabi niya, then I will hear from heaven and will heal their land. So napakaganda po yung promise ng Diyos at clean name niya po dito na alam po ni King Jehoshaphat ang promise ng Diyos. Kaya napakaganda po na alam po natin yung promises ng Diyos sa buhay natin para mayroon po tayong balik-balikan sa mga panahon na mayroon po tayong problema. So, next po, makita po natin dito na si King Jehoshaphat, mayroon po siyang total dependence upon God. Sabi sa verse 10, makita po natin dito sa verse 10 makita po natin dito na nagkaroon po ng confusion. Doon, mayroon na siyang fear, mayroon pa siyang confusion. Bakit? Yung tinuro po ni Doc Jess last Friday, kung maalala ninyo, ng utos ng Panginoon sa Israelites, wag niyong labanan yung Ammon, yung Moab, at yan yung mga inhabitants ng Mount Seir. Wag niyo silang labanan. Kung kukuha kayo ng pagkain, ng tubig, babayaran nyo sila. Yan po ang sabi. Pero dumating po sa pagkakataong ito, ang sabi dito sa verse 12, O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. So makita po natin dito, nagkaroon po sila ng confusion kasi yung mga grupo na susugod sa kanila, ito yung mga grupo na hindi naman pinapa invade ng Panginoon. Pero makita natin, nagkaroon sila ng ang kanilang confusion, itinapat sinabi ni Jehoshaphat sa Panginoon, at ang sabi niya, neither know we what to do. Meron po siyang confusion, pero ang sabi dito, ang napakaganda po dito, sabi niya, but our eyes are upon thee. Pero Lord, hindi na namin alam ang aming gagawin, pero ang aming mata sa iyo nakatingin. Sa iyo nakapokus, Lord, ang aming mata. Kaya sa panahon na may panahon na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, maganda po na gawin natin is to focus our eyes upon God. Ito po yung ginawa nila, na sa halip na mag-focus sila sa confusion nila, they focus upon God. So, yan po. And then, sa verse 13 po, ang sabi, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. So, napakaganda pong pagmasdan na ang buong kaharian with their little ones, with their wives, and their children. Magkakasama po, ito po yung tinatawag na corporate na prayer, corporate na pananampalataya as a whole congregation, whole family po sila, na sila po ay lumapit sa Diyos with their little ones. Ang panalangin po ng mga bata, pinapakinggan po ng Diyos. Powerful po ang prayer ng bata. Kaya nga, kagabi sabi ko sa mga anak ko, ipag-pray nyo ako, sabi ko, kasi hindi ko alam yung sasabihin ko doon. Pero ito nga, nung sinabihan ako ni Doc Jess, hindi ko alam kung anong sasabihin ko doon, pero ang sabi ko sa Panginoon, ang aking mata ay nakatingin sa iyo. Yun ang gusto ko rin i-share sa inyo, na kung mayroon tayong kakaharapin na mahirap sa buhay natin, magandang gawin natin, i-submit natin sa Diyos, i-commit natin sa Diyos. Sabi nga niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang Diyos natin, nagki-care sa atin. Ang gusto ng Diyos, yung problema mo, ikas mo, ibato mo, ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Ang ginawa ni King Jehoshaphat, yung problema niya, ibinigay niya sa Diyos. At sila po, as a whole nation, yung kingdom ng Judah, sila po ay lumapit sa Diyos.
So napakaganda po yung mayroong corporate faith. Ibig sabihin, sama-sama na pananampalataya is very powerful. At alam nyo ba, nung si King Josaphat ay nanalangin, nag-focus sa Diyos, immediately po, mayroon pong comfort, mayroon pong relief na binigay ang Diyos. Ang sabi po dyan, pinadala ng Panginoon, mayroon siyang pinadalang tao na siyang magsasabi sa kanila kung ano po yung gustong sabihin ng Diyos sa kanila. Ang sabi po dyan, si Jahaziel, siya po yung nag-deliver ng message kay King Josaphat. So, agad-agad po mayroong relief na binigay ang Diyos sa kanila. So, then, ang sabi po sa verse 15, and he said, "Hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God." So napakaganda po yung message ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, through Jahaziel, na huwag kayong matakot. Yung unang nararamdaman ni King Josaphat, sinagot agad ng Diyos. Ang unang sinabi dito sa verse 15, be not afraid. So direct po na sinagot ng Diyos ang panalangin. Ang Panginoong Diyos po natin ay sumasagot ng panalangin. Ito po directly na sinagot ang panalangin ni King Jehoshaphat. And then, hindi lang yon, mayroon pa siyang pre-promise. Ang sabi po dito, nor dismayed by reason of great multitude. Alam din ng Panginoon na napakarami yung susugod sa kanila. Alam niya yung sitwasyon nila, the present condition, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung present condition natin. Kaya ang pinaka the best na lapitan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Kasi siya yung pinaka magandang lapitan in times of distress, in times of problem. At ang sabi niya dito, for the battle is not yours, but God. For the battle is not yours, but God. Napakaganda po yung promise ng Panginoon. Ang sabi niya, yung giyera na yan, hindi sa'yo. Sa akin na, sabi ng Panginoon. But God, sa Diyos na. So, isa po itong verse na to na nag-speak sa akin. Naalala ko po nung ako po ay kinakabahan na magsalita po dito. Pero ito po yung verse na nagbigay sa akin ng kalakasan. Ang sabi ng Panginoon dito, the battle is not yours, but God. But God, sa Diyos. So, makita natin dito, parang ganito. Ang gagawin mo lang, susunod ka sa Diyos, sundin mo ang Diyos, huwag kang matakot na pumunta doon magsalita. Kasi ako naman na yung mag-guide sa'yo, ako nang magsasalita. Sabi na dito. So yun po, maganda po na kung mayroon tayong kakaharapin na pagsubok, hilapit natin sa Diyos, ang Diyos na yung magdadala ng ating mabigat na dalahin. So makita natin, when we pray, ang Diyos nagbibigay agad ng sagot sa ating panalangin, nagbigay ng comfort. Ang binigay niya nung sila ay nanalangin, binigyan niya sila ng comfort. Ano yung comfort na yun? Makita natin, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sa dami ng kalaban niyo, huwag kayong matakot. Alam ng Diyos ang problema natin. Present, alam niya kung ano yung presently, kung ano yung problema natin. Alam ng Diyos at ang promise niya sa kanila, the battle is not yours, but God's. Ang battle na kakaharapin nyo ay hindi na sa inyo, sa akin na. So napakaganda po na tandaan natin, anuman yung kakaharapin natin, kung ito ay sinubmit, kinumit natin sa Diyos, ang sasabihin po ng Diyos, huwag kang mag-alala, sa akin na yan. Yung problema mo, ibigay mo sa Diyos. Huwag mong matagal na dalhin. Kahit nga itong kape na to, ito, kapag matagal ko po itong dinala, bibigat ito, bibigay yung aking kamay. Ganon din sa problema, kung matagal mo siyang dalhin, manghihina ka. Pero gayahin natin yung ginawa ni King Jehoshaphat. Pagdating ng problema, bato niya agad sa Panginoon. Nilapit niya agad sa Panginoon. At nung nag-focus siya sa Panginoon,
nag-pray siya, agad-agad nagbigay ng comfort ang Diyos. Ang unang comfort ng Diyos, meron siyang promise na papakinggan niya ang iyong panalangin. Sabi niya dito sa verse 16, "Tomorrow, go ye down against them, behold, they come up by the cliff of Cis, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you." So napakaganda po yung promise ng Panginoon na hindi po niya sila iiwanan. The Lord will be with you. Ayan po ang sabi sa verse 17. The Lord will be with you. Ang tao na mayroong pananampalataya sa Diyos, nag-submit siya sa Diyos, nilapit niya ang kanyang problema sa Diyos with humble heart, ang Diyos natin ay tutulungan niya tayo. So, sa ganitong panahon na pandemic, marami pong mga bagay sa paligid natin na pwedeng magbigay sa atin ng distress, magbigay ng problema, magbigay ng worry. Pero, praise God, mayroong hope. Hope goes on, mayroong hope na galing sa Diyos. Yun po yung lagi po nating tandaan. So, when they focus their eyes upon God, ang ginawa po nila, they pray. When you pray, you focus your eyes upon God. So, nag-focus sila sa Diyos. Isipin mo no, mayroong gera nakakaharapin. Hindi yung prepare niya, hindi sinabi dito na nag-prepare sila para sa gera with their own strength. Ang prepare niya is yung kanyang puso para lumapit sa Diyos. Ang priority niya ay ang Panginoon. So napakaganda po. Yung point number one natin, focus our eyes upon God. Yung sub-point niya, pray. And number two, letter B, is praise. Pray, then praise. Maganda na ang gawin natin when we are in distress. Sabi dito, turning our distress into rest. Focus our eyes upon God. Pray. Then sub-point na pangalawa, praise. Purihin natin ang Panginoon. Isipin mo, mayroon kang problema pero magawa mong magpuri sa Diyos. Napakaganda po na yung problema, huwag kang mag-focus doon. Bagkus ang focus natin ay ang Panginoon. Ang sabi po sa verse 18, "And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord." So nag-worship sila sa Panginoon. And then, ang sabi dito sa verse 19, "And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korahites stood up to praise the Lord of Israel with a loud voice on high." Nag-praise sila sa Panginoon. And then sa verse 20, ito makita po natin na excited po sila na makita yung promise ng Diyos. Makita natin bakit. Sabi dito, "And they rose early in the morning." Ang sabi ng Panginoon, tomorrow. Pero sila po, napakaaga po nila. Early in the morning, sila po ay sumunod sa Diyos and went forth into the wilderness of Tekoa. "And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem." Ang sabi po niya, "Believe in the Lord your God, so shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper." At ang sabi sa verse 21, "And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever." So ang ginawa po nila, nag-praise, pinuri nilang Panginoon. Ito po yung kanilang way na sila po ay bigay ng pasasalamat sa Diyos. Ang sabi dito sa verse 22, "And when they began to sing," at makita po natin dito na ang Diyos kumilos siya when they began to sing and to praise. So napakaganda po na umpisahan natin na purihin ang Diyos. Ang sabi diyan, nung nag-umpisa sila sa verse 22, "When they began to sing and to praise," nung sila po ay nagpuri sa Diyos, doon din kumilos ang Diyos. Sabi dito, "The Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah,
and they were smitten. So ang nangyari po dito, napakaganda pong giyera. Bakit po? Mayroong kalaban, may mga armas, pero ang armas nila ay ang pananampalataya. Ang ginawa po nila, nagpuri sila sa Panginoon. Habang may kalaban, sila ay nagpupuri sa Diyos, nakapokus pa rin sila sa Diyos. At tama yung sabi ng Panginoon, yung promise ng Diyos, sinunod niya. The battle is not yours, but God's. At ang nangyari dito, for the children of Ammon and Moab stood up, sa verse 23, against the inhabitants of Mount Seir, utterly, to slay and to destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Ang ginawa po ng Panginoon, yung Ammon and Moab, nilabanan nila yung mga inhabitants ng Mount Seir. Nung na-destroy nila, napatay nila, sila silang naglaban. And then sa verse 24, makita po natin dito ang power ng Diyos, na kung ang tao magpuri, magpray sa Diyos, makikita niya yung miracle ng Diyos na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi po dito sa verse 24, and when Judah came toward the watchtower, tinignan nila kung yung promise ng Diyos ay paano kaya gawin ng Diyos. Ngayon nung tinignan nila, sabi dito, hindi nila alam siguro during that time kung ano yung gagawin ng Diyos na miracle. Pero nagtiwala sila, excited sila, maaga silang pumunta. Kanina takot, may takot sila, pero dahil sa binigay ng Diyos na comfort, na promise ng Diyos, nagkaroon sila ng courage. Kapag tayo ay nagpapuri, nagpuri sa Diyos, bibigyan din tayo ng courage ng ating Panginoon. At ang sabi dito, they look unto the multitude. Nung tinignan nila yung marami nilang kalaban, and behold, they were dead bodies falling to the earth and none escaped. Namatay silang lahat. At ang nangyari po, nung namatay silang lahat, napakarami pong spoil na nakuha nilang. Sabi po dito sa verse 25, and when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels which they strip off for themselves more than they could carry away, and they were 3 days in gathering of spoil. It was so much. Ang pinag-pray nila sa Panginoon, natulungan sila ng Panginoon para masurvive nila yung danger na yon. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi lang sila tinulungan ng Diyos, pinagpala pa sila ng Diyos, blessed pa sila ng Panginoon, materially, abundantly. Ang sabi doon, yung spoil, ano yung mga spoil, yung mga nakuha nila sa giyera, yun, sabi dito, riches and precious jewels ang nakita nila. And then nung bubuhatin na nila, hindi nila kayang dalhin lahat sa isang araw, kaya umabot sila ng 3 araw. Kung imagine niyo, marami na sila, ang dami pa ng dala-dala nila. 3 days nilang kinuha yung spoil, yung kayamanan, riches na nakuha nila. Hindi ito yung goal nila, pero pinagpala pa sila ng Panginoon. Mayroon pang paaman nga sa Bisaya, mayroon pang kasama na binigay ang Panginoon. So makita natin ang Diyos, pagka tayo'y nanalangin sa Diyos with humble heart, lumapit sa Diyos, tayo ay papakinggan ng Panginoon at samahan pa natin ng papuri sa Diyos, there is victory. When we pray, there is comfort and relief. Yung pag-pray mo pa lang at alam mo, sinabi mo na sa Diyos ang panalangin mo, nagkakaroon ka na ng comfort. At nung nagpuri sila sa Panginoon, nagkaroon sila ng victory, nagkaroon sila ng courage, excited na sila na puntahan yung kalaban. And then, makita natin dito, sa point C natin is, turning our distress into rest, let us focus our eyes upon God. Ang unang gawin natin is to pray. How to focus our eyes upon God? Pray, praise, and letter C, proclaim. Yan, proclaim. So, ito po, alam nyo po, nung pauwi na sila, mayroong joy. Hindi lang yung precious na mga jewels, riches na nakuha nila, mayroon pang binigay ang Diyos sa kanilang puso. Ano yun? Yung kanilang joy. Binigyan po sila ng joy. At makita natin dito, kung balikan natin sa verse 26, and on the fourth day, they assembled themselves in the valley of Beraka.
For there they blessed the Lord, therefore the name of the same place was called the Valley of Beraka unto this day. They blessed the Lord. Di ba ang mag-bless sa atin ng Panginoon, pero paano natin i-bless ang Panginoon? So, the blessed the Lord, ibig sabihin, ito po yung pamaraan nila na isyo nila yung kanilang pasasalamat, their gratefulness, their thankfulness, their praise to God. Pinakita po nila ang kanilang pasasalamat. Kaya nga yung Valley of Beraka, ang nabasa ko nga dyan, ang ibig sabihin niyan ay blessing yung lugar na yan. So, then, sa verse 27, then they returned every man of Judah and Jerusalem and Jehoshaphat in the forefront of them to go again to Jerusalem with joy. Nung papauwi na sila, mayroon silang kagalakan. Napakaganda po na makita natin kung paano kumilos ang Diyos. At yung joy na kanilang na-experience, hindi po kayang bayaran yan ng salapi. For the Lord had made them to rejoice over their enemies. Pero ang nagbigay ng joy sa kanila, wala pong iba kundi ang Panginoon. At ang sabi dito, and they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of the Lord. Alam niyo yung ginawa nila before mangyari yung patayin ng Diyos yung kanilang kalaban, nagpupuri na sila sa Panginoon. During the battle, they praise God. Habang pinapatay ng Panginoon yung kalaban, nagpupuri sila. At hindi sila huminto kahit tapos na yung laban. Pag-uwi nila, nagpuri pa rin sila sa Panginoon. Ang sabi dito, then the return, ang ginawa po nila, pumunta po sila sa house of the Lord. Yan, they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of the Lord. Yan. So makita natin na they praise God. At number 3, when we focus our eyes upon God, maganda po na proclaim po sa verse 29. Ang sabi po dito, and the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. Yung paggalang sa Diyos, nadamay po yung kanyang yung kaharian, all the kingdoms nadamay, na nagkaroon ng respeto, nagkaroon ng takot sa Diyos, nagkaroon ng paggalang sa Diyos. Ang sabi dito, when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. When they had heard, sino kayang nagkwento sa kanila sa kabutihan ng Diyos? Yung kalaban ba? Yung kalaban, patay na yung kalaban. Sila po yung nagkwento. Ang sabi dito, when they had heard, nung narinig ng mga tao that the Lord fought against them, nagkaroon po ng paggalang sa Diyos yung mga tao. So napakaganda po yung goodness ng Diyos, yung victory na binigay ng Diyos. We must return the glory to God, at hindi lang natin ibalik ang glory sa Diyos, we must proclaim it. Sabihin natin kung may magandang ginawa ang Diyos sa buhay mo, sabihin mo. Kung may magandang balita nga, sinasabi natin, how much more yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Let us proclaim the goodness of God. So, i-proclaim natin. Banggitin natin ang kabutihan ng Diyos. Dahil sa kabutihan niya, napagtagumpayan nila yung distress, yung pagsubok, na turn yung distress into rest. Kaya ang sabi niya dito, so the realm, sa verse 30, so the realm of Jehoshaphat was quiet. Yung kaharian niya naging tahimik. For his God gave him rest round about. So, ang Diyos, binigyan sila ng kapayapaan, katahimikan. Ang Diyos nagbigay ng kapayapaan. Makita po natin na ang Panginoong Diyos natin, siya po yung nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Yung mundong ito yung binibigyan niya, hindi po yan real peace, hindi po yan real joy. Pero ang Panginoong Hesukristo, siya po ang nagbibigay ng real joy and real peace. Sabi nga niya sa Matthew 11, 28-30, come unto me. Merong invitation sa iyo. May invitation sa atin. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan ka ng kapahingahan. Take my yoke upon you and learn of me. Magandang gawin natin. Learn of me. Sabi ng Panginoon, kilalanin natin siya, pag-aralan natin siya. The more we know him, the more we trust him, the more na tayo lalapit sa kanya. Napakaganda po na nagkaroon sila ng katahimikan. Why? Dahil po sila ay lumapit sa Diyos. Yung distress nila na turn into rest. Sabi nga niya, ang Panginoon magbibigay ng rest
rest unto our body, rest unto our soul. Napakaganda po na tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Sabi sa verse 30, so the realm of Jehoshaphat was quiet for his God gave him rest round about. So, yan po yung pinag-aralan natin, turning our distress into rest. Let us focus our eyes upon God. Sub-point letter A, pray to God. Tayo manalangin sa Diyos. Praise God, purihin natin ang Diyos, and then proclaim the goodness of God. Yung victory na binigay niya sa atin, we must proclaim it. So, nandito na po tayo sa ating conclusion. When we are in distress, pag tayo po ay mayroong kabaga-bagabag, pagkabalisa, pag-aalala, pagkabahala, pangangamba, o panganib na kakaharapin, ang lagi po nating tandaan, focus upon God. Ang tao nakapokus sa Diyos, magkakaroon siya ng strength, magkakaroon siya ng lakas, because He is the source of our strength. Ang Diyos natin, ang source ng strength, ang source ng lakas natin ay ang Diyos. The moment na nilayo mo ang iyong mata sa Diyos, you will sink down. Alam niyo si Peter, nung nakita nila ang Panginoon, nasa bangka sila, lumalakad sa tubig, nakita nila ang Panginoon, gusto ni Peter na puntahan ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, come! At nakalakad siya sa tubig, nagkaroon ng miracle. Pero nung binaling niya ang kanyang pagtingin doon sa boisterous wind, then he began to sink. Doon na siya nag-start na lumubog. Kapag kayong mata natin, the eyes of faith, hindi po natin pinokus sa Diyos, we will sing. Kaya maganda nga na ang gawin natin, let us focus our eyes upon Jesus. Paano tayo makapag-focus sa Diyos? By prayer, by praising God, and by proclaiming the goodness of God. Yan po. So napakaganda po na when we are in distress, don't forget to pray, don't forget to praise God, and when God gave you the victory, proclaim the goodness of God. So yan po yung pinag-aralan natin. At bago po ako magtatapos, meron lang akong invitation. Kung nandito ka, nakikinig ka many times na, or first time na makinig ka dito, pero hindi ka pa sigurado kung dumating sa iyo ang kamatayan, ang pinaka absolutely certain na mangyari sa buhay ng isang tao ay darating sa kanya ang kamatayan. Sabi nga ng Bible sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ang buhay po natin, napaka-eksi lang. Ang sabi po sa James 4:14, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Our life is like a vapor. Parang singaw lang yung buhay natin. Nadarating siya, and then, wala na. Kaya nga sabi niya sa 2 Chronicles 20 verse 1, and it came to pass, and it came to pass. Lilipas. So maganda na, habang tayo nabubuhay, ang pinakamagandang malaman ng tao, the good news, the gospel, ay si Jesus Christ ay namatay, inilibing muling na buhay para sa iyong kasalanan. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang Diyos natin, kung ikaw ay mayroong pagpapakumbaba na lalapit sa Diyos, hindi ka mahihindihan ng Diyos. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita as my Lord, personal Lord and Savior. I believe na ikaw po, Lord, ay namatay, inilibing, muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Kaya sabi niya sa Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig, magsisi ka ng iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso, ng buong puso, maniwala ka na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, magkaroon ka ng kaligtasan. Sabi nga sa Isaiah 45 verse 22, look unto me and be saved, for I am God. Na ang Diyos natin, maganda na doon tayo nakapokus. Sabi niya, look unto me and be saved. Tayo po ay tumingin sa Diyos. Tayo po ay mag-focus sa Diyos. At tayo po ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Paano gawin para ma-save?
Pagsisihan mong iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Maniwala ka na siya ay namatay, inilibing, muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. So yan po yung ating pinag-aralan sa umagang ito. Turning our distress into rest. Kung maganda yung sitwasyon mo ngayon, darating ang panahon, mayroon pa rin distress, mayroon pa rin pagsubok. Pero maganda, wala pang distress, wala pang pagsubok. Lapit na tayo sa Diyos. Si King Jehoshaphat, napakaganda nung umpisa niya sa verse chapter 17, ang ganda nung reform na ginawa niya, pero nagkaroon siya ng affinity partnership sa wicked king, and then dumating ito, pagsubok na to, pero agad na bumalik siya sa Diyos. So napakaganda po na to turn our distress into rest, we must focus our eyes upon God, pray to God, praise God, and proclaim the goodness of God. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Let us pray. Heavenly Father.